So, kami nagluluto nito. Ano? Yung translucent siya. Mas maganda kasi. Labas ang tap. Kailangan na maluto ang mga tingkat lang mabuti. Kung nagmamagaling ka, pwede mo. Tapos minsan, nilalagyan ko na ng magic syrup habang nagigisa pa lang. Mas labas yung lasa niya. Actually, ganun yung ginagawa ko nito. Mas kasip, ang lasa. Tapos, after nga, lalagay na natin yung pinakuluan kong mga buto-buto. Ayan, so ito. Pinakuluan ko sa overnight. Nung low fire na, sa ulo niya. Tapos ilagay ko na ng munggo habang naglalaga ako ng buto-buto. So ito na siya. Konti lang ilagay ko ng munggo. Diba? Ito kapit na yung lasa ng sahog ay sahog. Mga panangkot dito. Ang alam. Ayan. Siyempre, hindi mo natin ilalagay yung ano? Alubate. Gusto mo natin mabuto. Buto-buto lang siya. Pampalasa lang. Konting-konting-konting lang talaga siya. Mabango na siya. So, lalagay natin yung alubate. Siyempre, kailangan. Mas maganda pa rin pag ginigisa ng alubate. Hindi ko alam kung ang tawag dito sa Tagalog eh. Yan. Saka mas masarap siya pag meron siyang kamatis. Maasin-asin. So, ayan na. Antayin natin na maluto. Gusto mo natin siya na mabuti. Lagyan ng tubig muna kasi nagtutubig na ito siya eh. Nagwawatery siya. Ayan. Kung makikita nyo, hindi siya nakisunog. Hindi siya ganun kadali masunog. Ayan. Tapakpan natin muna. Ayan. Tapakpan natin saglit bago natin ilagay ang sabaw na may munggo. Check natin. Ayan ha. Gusto ko yung ano, yung luto talaga siya, yung nawawala na yung ito. Dapat hindi siya nakaganito, dapat ganito siya. Para ibig sabihin na nagisa na siya ng mabuti. Pagpan ulit natin. And then the next natin na pagbukas is lalagyan na natin siya ng sabaw. Buksan natin ulit. Okay. Ang sarap-sarap na siya. Isalagay natin yung sabaw. Ulit kasi yung kaldero. Na pinaglagaan ko. Ay, unti-untiin lang natin. Ayan, makikita nyo, nagsisisling siya. Ah, mas masarap talaga yung ano, nagsisisling siya. Wala lang, parang feeling ko lang mas ano siya. Ayan, di ba ang dali niyang kumulo pala. Ang dali niyang kumulo kasi mainit pa yung sabaw. Ayan, lalagay natin. Ouch, sobrang init. Mainit pala tong kaldero ko kasi nakakuha ko lang sa ulingan. Unti-untiin lang natin. Ayan siya. Diba ang bilis niya kumulo? Kasi mainit na yung sabaw. Ayan, lalagay natin lahat. Okay. Then, paghaluin natin. Kung nahalo na natin, pwede na natin siyang lasahan kung okay ba yung lasa niya. Maalat. Matabang. Okay, so matabang siya. Lalagay natin siya ng additional na asin. Ayan, ayan, natatakam na ako. Konting asin lang. 1 teaspoon ng salt. Okay, yung bigla-bigla maglalagay ng asin kasi nakadepende yan sa lasa. I mean, nakadepende yan sa kung gaano kadami yung sabaw nyo. Kasi baka naman yung lalagay ko, sasabihin ko 2 teaspoon tapos konti lang pala yung sabaw nyo. Kasi hindi ko naman na-measure yung sabaw nito. Since overnight ko nga siyang nilaga. Mabilis lang kumuluto. Ulitin natin. Okay, for me, sakto na yung lasa. Tatakpan natin, pakukulaan natin ng mabuti. Mga 2 kulo lang. Then we'll be right back.
Check natin. Ayan, kulo na, diba? So, isang kulo pa. Ayan, may pausok na. Let's see. So, okay na to. I guess okay na to. Let's taste it. Ipan muna, baka mapasok. Perfect. Patay na. Lalagay na natin sa lagayan. So. Buto. Mga buto lang tayo ngayon. Kasi actually, tagal na itong pork na ito sa kuha, ano namin. Ay, hindi delikado yung pork dito guys sa province kasi, fresh katay siya. Kumbaga, bagong katay siya. Diba? Bakit lang ito ko pa? Pwede ko naman ibuhos lahat, diba? So, ayan na guys. Ayan na, our finished product. Diba? Okay. Ano mo na dyan? Let's eat! Pansit! Wow. Mmm. Isn't it? Thank you for watching. Thank you for watching. Bye.